Albo na talaga yan. So, yun yung haba ng so yun, what's up mga katuti, mga ka-riders. So, ngayon lang ako uli nakagawa ng video. Pagpasensyahan nyo ako dun sa mga nagko-comment at mga updated pa din ha. Patuloy na sumusuporta sa channel natin. So, pagpasensyahan nyo ako mga katuti kasi hindi ko na kayo nasasagot. Ngayon, pagpasensyahan nyo ako kasi ngayon lang talaga ako makagawa ng video. Nagkaroon kasi ako o kami ng pamilya ko ng malaking suliranin. Gago! Wow, ang lalim na. Kasi yung father ko, so sumakabilang buhay na siya. So ang hirap magsimula ng mga bagay-bagay na kadalasan mo nang ginagawa. Lahat yun apektado. Ang hirap kumilos. So kung di ako nagkakamali mga katuti, mga kamotor, medyo almost 6 to 5 months na ng huli kong video. Pagpasensyaan nyo ako, humingi ko ng pasensya sa inyong lahat at hindi ako nakakapag-update. So, ngayon, para makabawi-bawi ako, pang simula or new content ko ngayon. So, may mga nakalineup naman akong video talaga na ready to edit na lang. So, baka susunod ko na lang siya ma-i-upload. Gigil late na yun. So, pero makakatulong pa rin ang klase ng motor. So, makakatulong pa rin naman yung video na yun kahit hindi yun yung updated time o updated day ng pag-video ko. Kaya ginawa ko yung content na to o ginawa ko yung video na to para din sabihin sa inyo yung pagbabalik natin sa pag-upload o pag-video ng ating mga motor o especially na din sa mga two-stroke kasi dito tayo nagsimula sa YouTube channel natin sa two-stroke. So ngayon, nakaisip ako ng makakatulong na idea para sa ating mga two-stroke ulit. Kung di ako nagkakamali, mahirap na siyang hanapin yung pyesa yun. So gagawin natin yung paraan na pwede natin gawin para hindi na tayo bumili o maghanap pa ng ganong pyesa kasi talagang limited na yung nagbebenta noon at may kamahalan din yung ibang nagbebenta. Ngayon, ito yung pyesa na yun. So yan. Wait lang. Kaya tayong mas mahaba-haba dito. So, alin ba to? Ito yung pinaka-ehe ng cambio ng HD3. So, karaniwan nito, wala nang masyadong nabibili nito eh. Ito. Wala nang, limited na yung taong nagbibenta nito. At kung makatapat ka man, medyo may kamahalan na rin. Ito kasi medyo mingipin pa siya eh. Ayan. Pwede pa. So hindi yan i-remodel na. So, ito kasi putol na. So, ang gagawin natin, may nabibili kasing ito halimbawa lang to. Pero ito kasi sobrang haba nung naging putol eh. So ito kasi nabili ko lang. Kumbaga kung halimbawa ito yung papalitan natin. Ito yung sa pinaka-ehe ng brake arm. Parang sa ganito. Ayan. Ayan. Ito pang rouser. Pang rouser pwede din. So ito kasing nabili ko. Wala siyang naka-indicate na ano eh. Na model ng motor. So, iyan lang yung nakalagay. YL2GF. So, kasi tinanong ko, yung pwede ka akong gamitin pang cambio. So, yung EE ko kasi ako, kalbo na yung mismo lagay ng cambio, tutugtungan ko na lang. So, iyan yung binigay niya sa akin. Pero yung pang rouser, ayan, pang rouser 135, pwede din yan. Ito. Kalbo na. Ito yung kalbo na. Ang gagawin natin, yung mismo puputulin natin, kung ano yung naging haba ng putol natin, doon natin siya puputulin. Kaya wag nyo muna agad puputulin to tulad nito. Ito, hindi ko alam kung yung may-ari nito pinutol ba talaga o putulin talaga ito o naputol. Pero mukhang pinutol niya eh. So ito, hindi na to magagamit kasi ang iksi na naging putol eh. Wait lang, paglagay natin. So kung puputulin natin to dito, ayan, puputulin natin to dito, dapat yung magiging haba nito, yun lang din yung puputulin dito. Halos parehas yan. So, magiging bago na yung dulo na yan. Kasi ito, wala na nga masyadong nabibili. Tapos, limited na lang yung nabibenta. So, ngayon, ito yung pwede natin gawing, ito yung mga pwede natin gawing pamamaraan para improvise, kumbaga, DIY. Ayan. So, actually kasi,
marami talaga akong pinaka change gear wheel axle. Hindi kasi mga katuti, marami talaga akong mga pinagpalitan ko na to eh, na mga kalbo na talaga. Ayun o. Ito ay mga kailangan na ayusin. Ayan, kalbong-kalbo na talaga yan. Ayan. So, tatlo yan. Ayan. Yung isa. So, ito may welding na o. Yan kasi yung ginagawa ng iba. Pinakamabilis na paraan yan para hindi na magbacklash pa ng side clutch crankcase. So, ginagawa nila, wine-welding. Ito, tatlo. So, ang binili ko lang na pinaka-ehe na to ng brake arm ay dalawa. Yan. So, dalawa lang yung gagawin ko. Pero, ipapakita ko na lang sa inyo para mas mabilis ay yung paggawa ko na lang ng isa. Yan. So, dalawa lang yung kukunin natin dito na gagamitin. So, para maipakita ko lang din sa inyo yung kuha na lang muna ako ng isa dito na palitin. So, ito. Ayan. So, sunod na lang yung iba. So, pagpasensyaan nyo na ako mga katuting. Ngayon lang talaga ako nakagawa ng video. Kasi, syempre, hindi naman tayo pwedeng nakapix lang sa nangyari. Kailangan din natin magpatuloy sa buhay. So, syempre, masakit pa rin. Hindi ko syempre ma-express kung gaano kasakit na mawala ng isang magulang. So, at pagpatuloy lang tayo sa buhay. So, ngayon ito gagawin natin. Puputulin muna natin to. Tapos yung magiging haba ng putol natin dito, yun yung haba na puputulin din natin dito. Simulan na natin. Yung haba nung dito natin dito. Ako yung haba nung dito natin dito. So, wala ba rin magamit ko para mas maliit lang yung kain niya. So, pwede naman i-grind. Pero mas gusto ko to. Madali lang naman putulin. Yan. So, magiging haba niyan ay parang standard lang. So, ngayon, naputol na natin. So, syempre, dapat pantay na pantay sila. Hindi baloktot. Yan. So, hindi mo naman din pwedeng i-welding to dito. Nang dito mo lang i-welding. Kasi, hindi mo maipapasok to dun sa crankcase cover. Kailangan natin gawin dyan naman. Medyo patutulisin natin siya ng bahagya. Paikot. Yan. Patutulisin natin sila parehas para yung mismong welding na natin. Halos pagka na-welding na natin, nakakapit siya ng mas matibay. Tapos, at the same time, magpapantay na yung pinaka-layer na to. Para naman mapantay natin siya, kaya gagamit tayo dito ng angle bar. Yan. Yan. So, pagka nilagay natin to sa angle bar, sigurado tayo na pantay siya. Diba? Kailangan muna natin gawin, tulisin muna natin ang tulisin muna natin parehas to para yung pag-welding natin ay mas matibay. Do it! So, yan. Gamit muna tayo. Patulisin muna natin siya. Konti pa.
ito. Ayan. Okay na yan. So ganyan, tulisan nyo lang siya ng bagay ganyan para pagka winelding natin siya, pag magpapantay yung mismong pagkaka-welding. Ito naman tayo sa kabiyak. So, vice grip natin kasi chuck ay yun ito. Ayan. So, pag natulis nyo na siya, basta yung haba na to, ayan, dulo na yan. Huwag nyong, ayan, kumbaga, basta tulisin nyo lang siya. What? Bro, what are you talking about, man? Kapag natulis nyo na siya, ayan, pag natulis nyo na, pag pinagdikit nyo siya, yun ngayon yung magiging pinaka-welding area na gagawin natin. So, ibig sabihin, magiging maganda yung kapit niya dito, magiging matibay din. So, para naman maging pantay, lalagay na natin siya dito sa angle bar. Yan. Pagka nilagay nyo siya dyan, so, parang may tama itong ano. So, pantayin muna natin itong angle bar kasi parang meron siyang ito yung dahil sa pagkakaputulan, medyo may angat siya ng bagya. Ayan. Natanggal na natin yung parang medyo nakaangat dito para pantay na pantay siya. Kaya inipit natin dito. Wait. Ayan. Ayan. So, ipit lang natin siya ng vice grip para hindi na magalaw. So, ito, ayan na natin na ganyan kasi hindi naman siya magagalaw. So, ipitin lang natin siya ng vice grip. Ayan. So, yan. Weldingin na natin. Do it! Pantayan mga kaputi. Ayun, titignan nyo. So ngayon, paikot naman natin siyang weldingin. Yan. So, antayin lang natin lumamig. Tapos, sasander naman natin siya. Iga-grinder naman natin. Halos pantay na siya. Ipupuli finish na natin siya para may pakita ko na sa inyo. Yan. So, ayan. Na-pull finish na natin. Kinis na. Yan. So, diba? Meron na tayong na-improvise na ehe ng cambio ng ating HD3.
So sana nakatulong to mga katuti. Yun na to ay sana nakapagbigay ako ng kahit konting kaalaman o idea para sa ating mga two-stroke. Sabi ko sa inyo, kung natatandaan nyo yung last video ko, nasabi ko na sa inyo, yung magpapagawa ako ng sticker. Yung pinaka-sticker na logo ng ating YouTube channel. So, matagal ko na siyang naipaprint. Matagal ko na siyang napagawa. Ngayon ko lang maipapakita sa inyo. So, yan. Kaya naman din ako naggawa nito, mga katuti. Na pinagpaplanuhan ko na din na mag-moto vlog ko. Baka may makakilala sa atin. So, syempre, may mas malaki. Ayan. Ito ilalagay natin sa motor na gagamitin ko para makilala nyo. So, na-share ko lang. So, gago! Ulitin ko, mga katuti. Pasensya na. Ngayon lang ako uli nakagawa ng video. Sana nakatulong ako kahit papano sa maikling video yung ginawa ko na to. Sa lahat ng mga nagko-comment, nagtatanong na hindi ko nasagot, mga nagpapa-shoutout, pipilitin ko sa susunod na video, magawa ko lahat yun. Huwag nyo sanang kalimutang mag-subscribe at click nyo natin yung notification bell para lagi kayong updated sa mga video yung i-upload ko soon. At meron din tayong Facebook page, mga katuti, kung meron din tayo doon ina-upload yung mga pwede din kayo doon mag-ask doon sa mga video yung pinopost ko doon. So, paki-like and follow. At i-share nyo na din yung mga video natin para meron din mga katuti o ka-rider natin na makaka-pag-adapt ng mga video patungkol sa mga motor. Katuti, hanggang dito na lang ang ating video. Sana nakatulong ako. Sana nasa mabuting kalagayan din kayo. Ingat po tayo and God bless.